ngayong araw na ganap sa aking buhay. Char. Eh, so, yun na nga po. Magbe-bake na naman ako ng cookies ngayon for the third time around. Kasi yung anak ko, laging naghingi sa akin ng cookies. Yung mga binake ko kasi ng mga nakarang araw, isang araw pa lang, is ubos na. So, since laging humihingi at ginakantahan ako ng anak ko ng who took the cookie in the cookie jar. Oh, so, ayun, ginawan ko na nga siya ng cookies. Pero at this time, dahil naka-LL tayo, maglalagay ako ng chocolate chips. Tapos, syempre, dudublihin natin yung amount ng cookies na gagawin natin for today para hindi madaling maubos. Same ingredients lang naman po yung mga ginamit ko kung nanonood po kayo nung unang pag-bake ko ng cookies. At this time lang, syempre, dadagdagan natin yung amount na gagamitin ko. Kasi nga, mas madaming cookies yung ibibake natin for today. So, ang ginamit ko pala na butter is 1 cup na butter. Tapos, 1 cup din ng brown sugar. And then, half of cup ng white sugar. Syempre, pag samasamahin lang natin yan sa isang bowl. At halu-haluin natin hanggang sa ma-absorb ng sugar ulit yung butter. At mag-incorporate silang lahat. Kapag okay na, syempre, ilagay natin yung dalawang pirasong itlog. At naglagay na rin ako ng 1 half teaspoon ng vanilla extract. At syempre, halu-haluin lang po natin hanggang sa mag-blend lahat ng mixture. Tapos, iset aside po natin. Sa dry ingredients naman, ang ginamit ko po is 2.5 cup ng all-purpose flour. Tapos, naglagay rin po ako ng 2 teaspoon of baking soda and then 1 half teaspoon ng salt. At after nga nating mahalo yung ating dry ingredients, pwede na natin siyang ihalo sa mixture na sinet aside natin earlier. At sa mga panahon nga na ito, mga sisi, kailangan mo ng lakas ng loob, lakas ng braso. Kasi talagang nakakangalay maghalo. Kaya kung meron kayo nung stand mixer ba yun, pwede nyong gamitin. Panigurado, after ko nito mag-bake, magre-reklamo na naman ako sa asawa ko. Sasabihin ko na naman ang sakit-sakit ng braso ko. Tapos sasabihin naman nun, sino ba kasing nagsabing mag-bake ka? Sasabihin ko naman sa kanya. Eh, sino ba ang gustong kumain? Yung anak mo, gustong kumain ng cookies. Yan ang magagawa ko. Nag-asawa ka ng masipag. Nag-asawa ka ng mabuting ina. Char! Joke lamang yung mga sisi. So, back to baking na tayo. After palang mahalon, lagay ko na rin yung chocolate chips. Pakalagay nyo ng chocolate chips, wag ano nyo lang, ihalo nyo lang siya ng bahagya. Wag nyo i-overmix. Kasi pag in-overmix mo siya, magiging watery yung ating mixture. Basta kung sa tingin nyong nahalo nyo na naman yung chocolate chips, eh okay na yun. Magbilang na kayo ng 10 at okay na yan. Impisa na natin magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diba? Oh, nakabilag agad yung ating cookies. Ready to put na in our oven. I-bake nyo lang ito mga sisi ng 14 minutes. Pero ako dahil gusto ko ng medyo crunchy, binake ko siya ng mga 20 minutes. Oo siya mga sisi, hanggang dito na lang. See you in my next vlog. Bye!